love life ng tropa ang pag-uusapan, marami tayong kwento dyan, pero hinay-hinay lang. Noong na-broken ang puso ni Relly dahil sa isang babaeng long hair, ay halos kasabayan din niyang na-broken si Janjan sa isang babaeng madalas niyang kasamang kumain sa isang fast food malapit sa UST. Kahit sila'y ngumingiti, ay bakas pa rin sa kanilang mukha ang pagdadalamhati. Naisipan naming tatlo na gumala sa Manila Zoo. Nang matapos naming pagmasda ng elepante, ay lumakad muli kami. Medyo nauuna sila sa akin. Ilang hakbang pa lamang kami ay nilapitan na kaagad sila Relly at Janjan ng isang bakla. Mga pogi, pwede bang magpa-picture na kasama kayo? Ang ganda kasi ng view dito. Pakiusap ng estranghero'ng bakla na may hawak na kamera. Nagkatinginan sila Relly at Janjan na parang nagdadalawang isip kung papayag ba sila o hindi. Hanggang sa pumayag na rin ang dalawa. Pumwesto sila sa view, nakita ang hipopotamus. Kinuha ko ang kamera at pinicturan sila Relly at Janjan na nakatayo habang pinagigitnaan ng isang bakla. Lumipat naman sila sa ibang view at ako ang nagsilbing cameraman nila. Matapos ang picture taking ay iniwan na namin ang bakla. Habang pinagmamasdan namin ang iba't ibang uri ng magagandang ibon, ay pareho silang nag-open ng mga pinagdadaanan. Hanggang sa napalingon kami sa bandang kaliwa. Tingnan nyo! Ang daming unggoy! Sigaw ko habang itinuturo ang mga unggoy na nakalambitin sa puno. Speaking of unggoy, dumako naman tayo kay Amay na minsay naging curious sa theory of evolution. Pero di yun ang pag-uusapan natin, kundi ang kanyang love life. Habang nakaupo ako sa harapan ng malaking bahay at nagpuputol ng kuko sa paa, sit-sit ni Amay na tila lalong umiitim at tumarami ang taghiyawat sa mukha. Mula sa bandang likuran ko ay papalapit siya. Ano naman ang problema mo? Tanong ko kay Amay, nakikerong-kerong ang ulo na parang pasan ang mundo. Umupo siya sa tabi ko at nagsabing, Marvin, ibe-break ko na. Problemadong wika nito habang ipinapakita niya sa akin ang isang picture na nakaakbay siya sa isang dalaga. Pambihira ka. Akala ko kung anong problema mo. Pogi problem pala. Tugon ko. May isa pa nga akong problema eh. Umiyak yung ina nung isang majorette dahil nalaman na hindi kami nagkatuluyan ng kanyang anak. Dagdag ni Amay. Hindi ko alam kung maaawa ba ako kay Amay o maiinis sa kahanginan. Kaya hindi ko na siya pinansin. Ano kaya ang dapat kong gawin, Marvin? Tanong niya. Magbigti. Pabirong sambit ko. Isang hapon, nakita ko si Lester na abala sa harapan ng kanilang mesa. Iginuguhit niya ang litrato ng kanyang kasintahan. Balak daw niya kasing iregalo ito. Ganda niya na. Puna ko. Mali pa nga ako ng konti eh. Pangit lang ng pambura ko. Kasi madumi gamitin. Tugon ni Lester. Okay na yan at maghihiwalay din naman kayo. Biro ko. Ikot! Sambit niya habang patuloy sa pagguhit. Nang naglaon, ang matamis nilang pag-iibigan ay nauwi nga sa mapait na hiwalayan. Hindi ko sigurado kung parehong nagmahal si Lunar at Ali sa magkaibang oras pero sa iisang babae. Pero kapansin-pansin sa kanila ang desire na makita at makasama nila ang babaeng iyon. Gayunpaman, hindi naman ito naka-apekto sa pagkakaibigan ng dalawa. Ang ending, sa ibang lalaki din nakasal ang babae. May mga natipuhang babae din sila JJ at Jokno. Pero hindi nila nakamit ang matamis na oo ng mga iyon. Dahil noong panahon na yun, kahit binata na sila ay kulang pa rin sa lakas ng loob.
Marinig pa lamang ni Jeje na paparating ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso, ay nanginginig na ang kanyang mga labi sa kaba at hindi mailingon ang ulo na parang nasementuhan ang leeg. Ibang klase naman manligaw si Jokno. Malakas ang loob kapag naglalakad papunta sa barangay na kinaruroonan ng kanyang napupusuan. Uupo siya sa harapan ng tindahan na katapat ng bahay ng babae. Mula sa bahay ay dudungaw ng bintana ang babae at sila'y magkakatanawan. Mauubos ang kanilang oras nang hindi nagkakausap. Basta puro tanaw lamang hanggang sa matapos ang gabi. Nakita ko kung paano naging abala si Erwel sa pag-aayos ng dekorasyon sa arkong gagamitin ng kanyang kasintahan para sa sagala. Nakita ko rin si Rabi kung paano naging taas noo sa publiko kapag HHWW o holding hands while walking sila ng kanyang mistisang kasintahan na may puntong ala eh. Nakita ko ang mga ngiti sa kanilang labi at spark sa kanilang mga mata, maging ang mga galawang ubod ng tamis na parang pulot bukyutan. Ngunit minsan, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ay sa hiwalayan din ng tuloy. Nakita ko si Erwel kung paano magsalita habang tiri ay siya, na parang isang batikan na aktor sa MMK. Nakita ko rin si Rabi na umiyak at nagpupunas ng uhog habang nagsasarado ng gate sa apartment na tinitigilan nila sa kainta. Dumako naman tayo sa pinakaturpeng si Bagyo. 0% love life. Period.